good morning, I'm back. This is Sam Brusas. Before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong videos. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, bakit kailangan mag-apologize, para saan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Mat bago po yan, guys. Gusto ko po munang batiin kayong lahat ng Merry Christmas! So, yon, Pasko na! So, maraming salamat sa Panginoon kasi ito nga, nagdiriwang tayo ng kapaskuhan. So, itong Paskong to, special to sa atin lahat, sa totoo lang, kasi kakaiba, di ba? May pandemic. But guys, kahit may pandemic yan, i-enjoy natin ang Christmas natin kasi ang happiness naman ay nagmumula yan dito sa puso. So, ibig sabihin nun, kapag masaya ang puso mo, kaya mo magdiwang ng Pasko kahit nag-iisa ka pa, nakatulad ko, di ba? So, yon. So, ako nga malayo sa pamilya ko, wala akong ibang hinihiling na sana makasama ko sila ngayong Pasko. But guys, syempre, may mga bagay kasi na hindi talaga natin makuha ngayon. Pero siguro in time, 'di ba, sa darating na mga panahon ay makakasama ko din yung mga kapatid ko. Makakasama ko din silang lahat. So 'yon. Kaya dapat kayo i-enjoy niyo ang Pasko ninyo kasi nandiyan diyan kayo, kasama ninyo ang pamilya ninyo. Dapat kahit anong mangyari, guys, maging masaya tayo. Piliin natin maging masaya at magpasalamat tayo sa Panginoon kasi alam niyo, sa totoo lang, maswerte pa rin tayo sa kabila ng mga pinagdadaanan natin na pangyayari ngayong taon na to. Maswerte pa rin tayo kasi nakaraos tayo, di ba? Kaya enjoy lang yan, guys. Saka doon sa mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, alam ko at naiintindihan ko na hindi ganun kadali magpasko na kasama ang mga kaibigan, kasama yung mag-isa ka lang. So, nakaka-relate ako kasi ganun din yung nangyayari sa akin. But guys, no choice tayo. So, mag-enjoy na lang at happy natin ang araw ng Pasko. Ako simple lang, nandito lang ako sa loob ng bahay at magdadasal. Syempre, magpapasalamat sa Panginoon. Kasama ko naman yung love ko eh. So, okay na yun, di ba? So, yon. So, ang ganda ko ba today? So, yan. Para sa inyo yan. Kaya, nakasuot ako ng ganito. Para naman maramdaman naman natin yung Pasko, di ba? So, yon. Ngayong pag-uusapan natin, ay nako, nakakaloka. Meron tayong mga ilang question dito na kailangan natin sagutin. At, ito, ibibigay ko lang yung opinion ko. Kung ano yung opinion ko doon sa mga sinasabi nila doon sa question. Di ba? So, simulan na natin, guys. Handa na ba kayo? Para sa unang question. Yon. Para sa unang question. Sabi niya, ano po masasabi ninyo, dapat daw gayahin ni Rabiya Mateo ang galawan ni Miss Thailand na si Amanda Obdam para panalo? Okay, so para sa akin, si Amanda Obdam, iba yung style na ginagawa niya ngayon, iba yung ingay na ginagawa ng Thailand. Ito ay ginagawa ng team ng Thailand. Yung organization ng Thailand, gumagawa sila ng ingay. Syempre, para sa publicity to ni Amanda, at saka syempre, para lahat ng tao ma-amaze kay Amanda. But guys, para sa akin, hindi naman kailangan gayahin ni Rabiya si Amanda para lang masabi natin, magaling si Rabiya. Alam nyo, magkaiba sila ng personality, magkaiba sila ng pagkatao. So, I don't think na kailangan paggayahin ni Rabiya ito si Amanda. Ang matuto tayong tumanggap na si Rabiya, ito si Rabiya at si Amanda, ayun si Amanda. Tanggapin natin si Rabiya ng buong-buo ng tao sa ating puso para maintindihan natin kung bakit ganun lang yung kanyang ginagawa. Sa katulad nga na sinabi ko, magkaibang organization, magkaiba ng team, maaari yung Team Philippines, iba ang ginagawang pasabog or medyo tahimik lang sila. Ayun kasi yung gusto nila. But guys, matuto tayo makontento kung ano ang meron tayo, di ba? So yon. So ako, hindi ko nakikita na kailangan gayahin ni Rabiya itong si Amanda para lang masabi natin maingay at may laban, di ba? So yon. Ako, tanggap ko kung ano si Rabiya at naiintindihan ko kung ano ang kanyang galawan dito sa Miss Universe. So yon. So, para sa ikalawang question, sabi niya, ano pong masasabi ninyo sa styling ni Rabiya? Dry daw. Sa styling ni Rabiya, katulad nga na sinabi ko, mag-ibang tao si Rabiya doon sa mga nakaraan natin, mga kandidata na talagang alam mo yung pasabog lagi. Saka lagi niyong tandaan, guys,
hindi lang naman doon sa styling masusukat yung kakayahan ng isang tao para malaman natin na malakas siya sa competition na to. Magtiwala tayo kung anong meron kakayahan si Rabiya at tignan natin at hintayin natin yung progress na mangyayari sa kanya. Malay naman natin, ngayon wala silang pinapakita pero sa mga susunod na panahon baka naman magpasabog na sila or meron silang mga pinipreferred na styling o baka naman ito yung talaga yung tinatawag natin na technique nila para dito sa competition. So hayaan natin silang gumalaw. So wag natin silang pangunahan. Hintayin natin kung ano ang mga ilalatag ni Rabiya dito sa Miss Universe. Yung about styling niya, yes, hindi ganun kapasabog, parang medyo dry nga, pero para sa akin, it's okay. Kasi tulad nga na sinabi ko, hindi yan ang sukatan para malaman natin na isang babae o isang kandidata ay mananalo o hindi sa isang competition. So, hintayin po natin yung kanyang progress dito sa training niya sa Miss Universe Philippines. Diba? So, yon. Para sa pangatlong question, sabi niya, walang class, walang dating ang beauty ni Rabiya. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Paano walang class? Ang ganda-ganda nga ni Rabiya. Kung titignan mo, ang ganda ng mukha, ang amo ng mukha. So, tulad nga ng sinasabi ko, huwag kayong mag-expect masyado doon sa gusto ninyong mangyari. Sabi ko nga, ibang at iba yung kandidata natin ngayon, iba yung nilalatag niya dito. So, iba yung mga nakaraan, katulad ni Catriona, iba si Catriona, iba si Pia Wurzbach, iba si Gazini Ganados, at iba din si Rabiya Mateo. Kung ano ang meron kay Rabiya Mateo, matuto tayong tanggapin yon at magtiwala sa kandidata natin dito sa Miss Universe, di ba? So yun po yung masasabi ko. So wag na po natin husgahan yung tao. Wala naman po tayong naitutulong sa kanya. So hayaan natin siyang gumalaw, hayaan natin siyang ipakita niya yung sarili niya. Kasi si Rabiya, I think, simpleng tao lang. So simpleng tao na nabigyan ng pagkakataon na senta yung ating bansa. So I think she's a very lucky and hayaan natin siyang unti-unti na ma-develop para at least makikita natin in the future kung ano ba talaga ang magiging resulta niya dito sa competition ng Miss Universe. At least, bigyan muna natin siya ng time. Huwag natin siyang madaliin, di ba? So, next question. Sabing ganon. Maraming nagsasabi na swerte na si Rabiya kapag nakapasok sa top 20 sa Miss Universe. Ayun nga, maraming nagsasabi na baka hindi makapasok, baka pag top 20 lang. Guys, tiwala. Tiwala. Yung word na tiwala, ayun yung ibigay natin kay Rabiya. Kasi, si Rabiya, makapasok man o manalo man dito sa competition ng Miss Universe, makapasok man o hindi, naniniwala ako na ginagawa ni Rabiya yung kanyang makakaya. At tulad nga ng sinabi ko, bigyan natin siya ng time para ma-progress niya yung sarili niya dito sa competition ng Miss Universe. Yung paghahandang ginagawa niya, hindi pa naman guys, ito lang yung nakikita natin, ito na lang yung dadali sa Miss Universe. Magtiwala tayo sa organization na meron tayo. Magtiwala tayo kung bakit si Rabiya ang pinili nila. Magtiwala tayo kay Sham, si Suksuk. Magtiwala tayo kay Rabiya Mateo. And I think, supportahan natin siya para at least, di ba, doble-doble yung panalo. Ayan ang hirap eh. Kapag hindi nanalo, sasabihin hindi magaling. Kapag nanalo, sasabihin, wow! She is my Miss Universe, di ba? So, yon. So, para sa akin, bigyan natin sila ng pagkakataon, bigyan natin sila ng time, bigyan natin ng magawa nila kung ano yung dapat gawin. Huwag natin silang pangunahan. So, pag nakapasok siya sa top 20, nasisiguro kung hindi lang pan top 20 siya. Baka umabot pa siya yung masungkit niya na yung corona, di ba? So yon, guys, wag nating husgahan, wag nating pangunahan. Unfair tayo kay Rabiya Mateo kung ganyan lagi ang sinasabi natin. Siya train siya ng train sa sarili niya para maipaglaban yung bansa natin samantalang tayo naman wala naman tayong ginagawa kundi down siya, i-down, di ba? So bigyan natin siya ng time, bigyan natin ng panahon. So next. Para sa susunod na question, sabi niya, dapat bang mag-apologize ni Rabiya sa mga Indonesian? Ha? Bakit? Para saan? So guys, bakit siya mag-apologize? Una sa lahat,
si Rabiya ang tinitira ng mga Indonesian. So si Rabiya, sumagot lang siya doon sa mga Indonesian. Yung kumbaga parang sabihin na natin napikon or nagsalita. But guys, hindi niya kailangan mag-apologize para hindi niya kailangan i-please ang mga Indonesian para lang mabigyan siya ng magandang puri ang mga Indonesian dahil gusto niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin nun, si Rabiya ang gumagawa ng problema. Ang mga Indonesian ang gumagawa ng problema dito kay Rabiya. Dapat nga ang Indonesian ang mag-sorry dito kay Rabiya, hindi si Rabiya, di ba? So para sa akin, hindi. Deadma. Deadmahin niya ang mga Indonesian. Ayun yung maganda. Hayaan mo silang umiyak ng umiyak. At kung ano man yung gusto nila sabihin na sabihin kay Rabiya, deadma. Kasi kailangan mag-focus ni Rabiya sa kanyang training at patunayan niya sa mga Indonesian to na mali ang mga sinasabi nila tungkol kay Rabiya. Sabi nga ganun, kung sino yung dinadaw, ayun yung tinataas ng Diyos. Kaya guys, tiwala lang tayo. Ang gagawin lang ni Rabiya, deadmahin niya ang mga Indonesian. Yun yung the best na kailangan gawin. Pero para mag-apologize sa mga Indonesian, for what? Para saan? Diba? So yon. So wala akong nakikitang tama doon na kailangan pa mag-apologize ni ano. Dapat na ang Indonesian ang mag-apologize kay Rabiya. So yun po. So next question. Ano naman po mama sa mga masasabi ninyo sa mga hindi naniniwala kay Rabiya? Wala. Wala akong masasabi sa kanila. Opinion nila yun eh. Ayun yung pananaw nila. Ayun yung gusto nila. So, di ba sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi sa inyo na freedom po tayo na magsalita at mag-isip kung ano yung gusto ninyong isipin. Kasi kayo yan. Natin kailangan pilitin ng pilitin yung mga taong ayaw kay Rabiya. Kung ayaw, edi diwag. Kung gusto, di salamat. So, yun lang yun. So, opinion po nila yun. Respetuhin po natin kung ano yung mga opinion nila. Kung ano yung mga tingin nila kay Rabiya. Hindi na po natin kailangan pang hikayakin, hindi natin kailangan na convincehin sila na maniwala sila kay Rabiya. Kumbaga, tulad nga na sinasabi ko pa ulit-ulit dito, bigyan nyo ng pagkakataon at pagkatiwalaan ninyo. Pero sabi ko nga, kung ayaw naman, edi okay din lang yun kasi may sarili silang pananaw, may sarili silang opinion, may sarili silang idea. So kung ako nga may sariling idea, pinapanood nila, eh, diba? So yun, sino ba ako para sabihin ko sa kanila na, oy, kayo ha? So, respeto. Respeto sa bawat isa, respeto sa opinion nila, respeto sa opinion natin. Huwag po tayo mang-away dahil ayaw nila kay Rabiya. Ang dapat po gawin natin ay respetuhin natin yung opinion ng ibang tao. Yun po kasi yung importante. So, yun. Kayo guys, anong tingin ninyo? Kayo tatanungin ko, dapat ba gayahin ni Rabiya Mateo yung styling ni Amanda para lang masabi natin na she's a top contender dito sa Miss Universe? Tingin ba ninyo, dapat ba mag-apologize ni Rabiya Mateo sa mga Indonesian? Kayo, ano sa palagay ninyo? May problema ba talaga sa styling ni Rabiya Mateo? Paano naman doon sa mga taong hindi naniniwala sa kanila? Ano ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman naman natin kung ano naman ang opinion ninyo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon. So, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, iniimbitahan ko po kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. At doon naman po sa mga kaibigan ko na lagi nandirito, maraming salamat po sa inyong lahat. But guys, gusto ko po mag-shoutout at batiin ang mga kaibigan natin na lagi nandirito. So maraming salamat at shout out po kay Isidro Lopez. Hi Isidro, Merry Christmas! So yon, shout out din po kay Josie Tagilan. Hello Josie, maraming salamat. At syempre kay True Me Fitness Vlogs. Hello True Me, maraming salamat sa lagi ka nandiyan at nakasuporta. Merry Christmas sa'yo and God bless you. And of course, gusto ko rin batiin o shout out si JR Bagnot ng Fernando, Pampanga. So yon, maraming salamat kay JR Bagnot na lagi din nakatutok dito sa channel natin, taga San Pedro, Pampanga. And then of course, kay Mark Manchik, maraming salamat po. At syempre, gusto ko rin batiin ng Merry Christmas and Happy New Year ang aking best friend na si Rona LB, ang aking twin sister na si Kaylin Yang, and ang aking Mama Gem na lagi din nakatutok sa channel ko. Merry Christmas po sa inyo lahat.
Lagi po ninyong tandaan, always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas. Maniwala lang po tayo at manalig sa kanya. Maraming maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po, hanggang sa muli natin talakayan. Paalam! Thank you.